Talakayin natin ang posibleng maging desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa kaso ng Pilipinas kontra China. At kung ano ang maaaring gawin ng Pilipinas kaugnay nito. Kasama si Professor Richard Heydarian, political analyst at may akda ng librong Asia's New Battlefield, U.S., China, and the Struggle for the Western Pacific. Magandang umaga, Richard. Magandang umaga, how are you? Okay, nabanggit yung bago mong libro, no? Hindi natin pina-plug, pero medyo intriguing yung title, Asia's New Battlefield. Ano ba, magkakaroon na ba ng gera dito? Halimbawa, hindi magkasundo dahil dito sa court decision na lalabas dapat ngayon. Right. I mean, of course, most likely kung magkakaroon ng gera sa pagitan ng mga great powers, most likely sa West Philippines yung mangyari yan, unfortunately. Kasi ito yung global flashpoint at this point, no? Now, going back dun sa ating arbitration case, una-una, hindi natin pinag-usapan yung issue ng pag-aari, no? Yung sovereign claim. Mm-hmm. Ang pinag-usapan dito ay sovereign rights, yung makarapatan natin dyan sa ating exclusive economic zone para magkaroon tayo ng access dun sa mga fishery resources at saka yung oil and gas. So, yung kaso natin na sinampalaban sa China, inaakusa natin sila na hinaharas nila yung ating fisher folks, hindi tayo nakapag-explore ng oil and gas doon sa area na yan. The other issue dito ay yung maritime entitlement claims. Una-una, dapat klarohin natin ano bang pinag-awayan natin dito. Isla ba? Bato? Or ang pinag-awayan natin dito ay low tide elevation? Ang position natin dyan ay dyan sa may kalayaan. At most, yung mga ibang isla dyan ay rock lang, no? Hindi sila full-fledged island. At yung iba, low tide elevation. Mahalaga yan. Kasi kung sinabi ng korte, low tide elevation lang sila, bawal sakupin ng China yan. Kasi wala naman yan sa kanilang exclusive economic zone at saka continental shelf. Tayo lang may karapatan, if ever, mag-build ng mga facilities dyan. At pag sinabing low elevation... Low tide elevation. Low tide elevation, yes. Yan. Ibig sabihin, it cannot be considered territory. Yeah. Hindi mo pwede occupy yan at all. Because at, it's part of the sea. Yeah, exactly. So, low tide elevation. So kung high tide, di mo na makikita at all. So hindi siya isla. Sinasabi ng China, isla, island yung iba. At kung island sila, pwede mag-generate ng sariling 200 nautical miles exclusive economic zone. At nakakatakot yun kung yun ang position ng China. Kasi aabot sa Palawan yun kung mag-project sila ng another 200 nautical miles AEZ. Now, of course, yung best case scenario dito sa ating kaso laban sa China ay kung ang korte, in-nullify din niya yung China's 9-dash line. Yung claim nila, 85% ng buong South China Sea at I think 70% ng buong West Philippine Sea, no? Ang sinasakop nun. Sana man nullify ng arbitral tribunal, but yung issue na yan, kasi pag na-nullify niyan, hindi lang tayo mag-benefit dyan, but yung mga Vietnamese, Malaysian, mga iba't ibang bansa, mag-benefit din dyan sa issue na yan. But again, that is the most optimistic scenario. Posible na medyo mid-range yung lalabas dito na ang korte, hindi ganun ka critical sa China dun sa mga ibang sensitive issue katulad ng 9-dash line. So siguro sasabihin niya sa China, i-clarify niyo lang yan. Pero dun sa mga ibang issue katulad ng ano bang pinag-awayan natin, isla or low tide elevation or rock, medyo determinate dapat yung answer, no? At saka yung pagharas sa ating fisher folks. In fact, meron din tayo isang item dun sa 15 items ng ating memorial kung saan inakusa natin ng China na nagki-create din ng ecological damage. Kasi gumagawa sila ng reklamasyon, 3,000 acres. Nasisira yung mga coral reefs. And of course, yung livelihood ng tao na apektuhan dyan. So yun yung inaatake natin. And most likely, magkakaroon tayo ng favorable outcome. But we don't know how favorable exactly, kung lahat ng items ba mananalo tayo. Okay, directly affected dito sa kasong ito, yung tinatawag nga na Scarborough Shoal internationally. Correct. Ang tawag ng mga mangisda dyan, Panatag Shoal o Baho de Masinloc, which is very near the coastline of Western Luzon. It's right off Zambales, since time immemorial. Nangingisda yung mga mangisda natin dyan. Biglang sinakop na ng China at nagre-reclaim na rin sila doon. May mga facility at saka bawal ng mangisda yung mga Pilipino doon. And that's one of the primary reasons kung bakit natin kinasuhan ng China. Kasi hindi na tayo nakakapangisda doon. And then also strategically, napakalapit sa mainland Philippines itong presence ngayon ng China. 110 nautical miles, no? Well, first of all, sinasabi ng iba, wala namang kwenteng arbitration na yan kasi hindi naman susunod ang China. Unang-una, binding yan legally. Even if hindi nag-participate ng China, no? Binding pa rin yung resulta. Now, kung yung verdict ay sang-ayos sa atin, favorable sa atin, at na-nullify yung claims ng China, ang Estados Unidos, Japan, Australia, at ibang-ibang bansa, pwede rin sila magpadala ng tinatawag na Freedom of Navigation Operations doon sa West Philippine Sea at i-challenge yung claim ng China. Pangalawa, kung magandang favorable yung nakuha natin verdict, pwede rin magsampa ng kaso yung mga ibang bansa katulad ng Vietnam, Indonesia, Japan. So magkakaroon ng tinatawag kong legal multiplier. So malaking implication dito. Pero nonetheless,
ang question dito, anong gagawin ni Pangulong Duterte? Pag lumabas na favorable verdict, magre-release pa siya ng statement na malakas at sasabihin niya sa China, bully kayo, outlaw kayo, at kailangan yung mag-comply, or gagamitin ni Pangulong Duterte yung verdict na yan to make negotiations with China. Ang isang posibilidad na nakita ko ay, in exchange for yung China hindi mag-build ng military facilities dyan sa may Panatag, in exchange for China na hayaan yung ating fisher folks na magkakaroon na access dun sa lagoon, in exchange for China na hindi mag-impose ng air defense identification zone dyan sa may Kalayaan, baka mag-agree tayo na hindi mag-release ng strong statement. Kasi ang issue dito ay hindi lang yung moral victory. Ang issue dito ay anong concrete, tangible benefit na makukuha ang ating taong bayan, no? Pagdating dun sa issue ng verdict. Okay, in other words, militarily, yeah. I mean, of course, we stand no chance against China. Kaya ang strategy ngayon ng Pilipinas is we're trying to use international law. Yeah. We're trying to rally international public opinion kasi karamihan ng bansa ay tutol din sa ginagawa ng China. Although, sinusulat mo rin na nililigawan ng China yung mga ibang bansa na wala naman claim doon. Na medyo wala. Yung iba nga Africa, no? Yung nasa Africa, yung kumakampi sa China dito. No? So, pero nabanggit mo nga si yung Duterte administration. Ano? Naging controversial kamakailan yung ilang statements ni Foreign Secretary Perfecto Yasay. Yes. May sinabi siya. Yeah. Because he's being asked about this. Now, may sinabi siya na the Philippines is willing to share resources within these disputed areas. Ang laki ng lakas ng pushback correct. Ng mga reaksyon, lalo na ng mga analysts na nakakaalam tungkol sa issue na ito, no? Katulad mo. Right. Bakit naging controversial yung sinabi ni Foreign Secretary Yasay na Philippines is willing to share resources with China? What's wrong with sharing? Well, first of all, pagdating kay Pangulong Duterte, I think yung strategic objective ay parehas din doon sa Aquino administration, which is protektahan ang ating karapatan at ating territorial claims dyan sa West Philippine Sea. Mm-hmm. Ang ginagawa niya dito ay, of course, meron siyang paradigm shift in terms of yung foreign policy vision niya, pero ang ginagawa niya ngayon is tactical shift. No? Mm-hmm. Sa panahon ni Pangulong Aquino, confrontation at arbitration ang ginamit natin para i-push back ang China. Kay Pangulong Duterte naman, engagement track yung gagamitin niya. Kasi, of course, ang tanong dito, gumana ba yung strategy ni Pangulong Aquino? Kasi, very confrontational, pero over the last 2 years, nakita natin lumaki lang lalo yung reclamation ng China at lalo sila nag-encroach. So ano assessment mo? Effective ba? So my point is, maybe it's time to have some tactical change, no? Whereby mas engagement yung unahan natin kaysa more confrontation. But of course, I mean, that's the point. Pero pag nag-engage ka naman with China, wala naman saysay yan kung wala kang bargaining chip. So itong verdict, kung most likely sana favorable sa atin, pwede gagamitin ni Pangulong Duterte as a bargaining chip para kumuha ng concession sa China. Now, doon sa issue ng joint development, pwede lang joint development if yung China ay mag-agree na sa atin yung sovereignty. Otherwise, labag ito sa ating saligang batas. Hmm. Kasi may nagsasabi dahil doon sa yung sinabi ni Foreign Secretary Yasay, it's conceding our sovereign rights. No? Kumbaga, dapat ang stance natin dyan, we retain sovereignty over these areas, and we will have maybe joint venture agreements, right? Or kumbaga sinasubcontract natin yung development over our own territories, katulad ng ginagawa natin sa Malampaya, for example, with Shell, a private corporation na nagde-develop doon. But of course, tayo pa rin na may-ari. Yeah. Iba kasi yung Shell sa China. Yung Shell isa siyang korporasyon at tanggap niya na sa atin yung sovereignty pagdating sa mga yung mga tubig dyan at saka mga resources. Problema kasi sa China, they're claiming inherent and indisputable sovereignty, no? So, hindi mo pwede ikumpara yung nangyari with Shell doon sa China. So, may mga problems tayo dyan. So, if you're gonna push for joint development, dapat unang-una, tatanggapin ng China na sa atin yung sovereignty. Malaking problema yan. Or, we'll push for constitutional amendments para magiging more flexible yung ating mga joint development ventures. Interrupt lang kita, Richard. No? Pinapakita natin ngayon itong image or itong mapa ng West Philippines. Napakaraming specs dyan sa mapa. What you're saying is, hindi lahat ng mga... Kasi mukha silang isla sa mapa, no? May technical definition yung island, no? Yes. Pag sinabing island, that can be considered territory. Pag sinabing reef, that is part of the sea. Right. Well, pag island, ibig sabihin, meron siyang kakayahan na mag-support ng human life on its own.
For, kunyari, meron siyang tubig, sarili niyang tubig at saka food resources, no? Ang argument natin, walang isla dyan. At most, rock lang yung iba. Mm. So, rock lang meron, wala siyang tubig na sarili, so kaya nga kailangan na i-resupply from outside, no? Pero ang argument natin, karamihan dyan, yung mga sinakop ng China, yung mga Johnsonff Reef, Gavin Reef, among others, lahat yan, mga reef na low tide elevation lang, na actually, hindi sila it cannot be considered territory. At all. Exactly. Oh. Parang problema ng China kasi sinasabi na, hindi, island ang mga yan. Eh, kasi artificial island ang ginagawa yes, nila. Yes, ang ginagawa ng China ngayon, yeah. Supposedly, they've already created many hectares of land. Yeah, 3,000 no? Acres, yeah. 3,000 acres. Na ilang ekare? 1,500, something like that, no? Yeah. Doesn't that make it territory? Pag nakaka-landing na doon yung mga eroplano nila, pag right. May mga base na sila doon, right. May mga nakatira na mga Chinese nationals right. Doon, kumbaga, yeah. In effect, teritoryo na nila yun. Right. Well, that's the difference, no, sa pagitan ng de jure at de facto. So clearly, ang China nagbibuild ng facts on the waters or on the ground, no? Yung ginagawa niya, gumagawa siya ng isla. Now, in terms of pushing back against that, the least na pwede natin gawin is at least in the eyes of international law, ma-delegitimize natin yan. Kasi klaruhin natin ito, ang China ay hindi North Korea. Ang North Korea ay walang pake sa international court. Ang Korea, North Korea ay walang pake sa international pressure. Pero ang China gusto maging leader ng Asia. At hindi ka pwede maging leader kung wala kang lehitimasiya at wala kang otoridad. Pero paano ka naman magkaroon ng otoridad kung sinasabi ng isang international court na composed of 4 of the leading judges in international maritime law na bawal yung ginagawa mo? Kaya even if sasabihin ng China hindi siya makikinig, may cost yan kung itutuloy niya yung ginagawa niya. So at the very least, ang gusto natin mangyari dito ay hindi lalong mag-expand yung reclamation ng China at hindi niya sasakupin yung mga ibang isla at rocks na tayo naman nag-occupy katulad ng for instance Pag-asa. Kasi may kakayahan ng China na mag-impose ng exclusion zone dyan at i-cut off yung ating reconnaissance, surveillance, at resupply channels dyan sa may kalayaan. Meron silang kakayahan yan. So dapat gagamitin natin yung verdict na favorable para i-convince na China na wag na tayo bulihin lalo pa at pagbigyan yung mga tao natin dyan sa so may kalayaan. So one possible scenario coming out of out of the court is right. A favorable decision for the Philippines. Yes. Gagamitin natin yon to create pressure and negotiate yeah. With China. And then ang pwedeng gawin ng China ay pwedeng tumigil muna. Yeah. And mag-usap muna tayo. Mag-usap muna yeah. And then maybe discuss how we're going to be developing. And then, ang gusto nga ng pahiwatig na nga tayo na gusto na rin natin ng direct talks with China, di ba? Ang strategy ng Aquino yeah. Administration. Hindi, kailangan multilateral. Yeah. Dadaan tayo sa right. International court. Right. No? Kasi, di ba tayo dehado? Kapag direct talks with such a big power as China. Yan ang hindi ko maintindihan. Bakit sinasabi nila parang mutual exclusive? Pwede naman multilateral at bilateral sabay-sabay. Yun ang ginagawa ng Vietnam. So active sila sa ASEAN, meron din silang direct engagement. Kasi yun nga, di ba? You keep your friends close, you keep your rivals even closer. Kailangan mong pa rin kausapin ng China para sisiguraduhin na hindi magkakaroon ng delikadong eskalasyon dyan sa may kalayaan at saka dyan sa may Scarborough Shoal. Ang punto ko dito kasi ay, pag magde-deal tayo with China on a bilateral basis, walang saysay kung wala kang bargaining chip. So kung sana positive yung verdict, di may bargaining chip tayo to get concessions from China pag nag-uusap tayo para hindi tayo mabubuli dyan. So magagamit natin yung verdict na yan. Yung isa pang issue dito ay, sa ilalim ng on-clause, actually, meron pang isa pang legal option to address this issue. Yung ginamit ni Pangulong Aquino is compulsory arbitration. So para siyang divorce proceedings, no? Talagang pinagalitan natin ng China. Meron pang isa pang option sa ilalim ng on-clause, Article 1, Annex 5. Ang tawag dyan ay conciliation commission. Para siyang marriage counseling. Kung saan a bunch of experts and legal trial lawyers chosen by both sides can bring the two countries together at i-advise sila paano nila i-solve yung kanilang overlapping claims. Kumbaga yung tribunal ay court, ito sinasabi mo parang pwede magkaroon ng out-of-court settlement. But it's still under the aegis of on-clause, no? Mm-hmm. Sa ilalim din siya ng on-clause, pero ibang mekanismo siya. Hindi siya compulsory arbitration at hindi siya binding, but it's just a conciliation commission na pwede magbigay ng advice or opinion. Sa palagay ko, in an engagement with China, hindi dapat diplomatic talks lang. Dapat meron din guidance from on-clause on how we can resolve our overlapping claims. Okay, yung isang wild card dito, kung anong magiging papel, kung anong gagawin ng United States. Yeah. No? Yung Estados Unidos, yeah. Alam natin na nag-pivot towards Asia, yeah. Ang U.S. foreign policy. Yeah. Dumalas ang pagbisita ng mga submarine, ng mga aircraft carrier dito sa region natin. Yeah. Anong posible naman reaction ng Estados Unidos kapag pabor sa Pilipinas? Yeah. Right. Ang korte, no, na matagal yeah. Nating kaalyadong Amerika, meron tayong defense agreement, yeah. Mutual defense agreement yeah. With them, one of the oldest, I think, in right. The world. Yeah. Well,
Well, there's always a worst case scenario na dapat natin hindi to keep in consideration, no? Posible na hindi favorable sa atin yung outcome. So in that situation, binding yan sa atin. But si Pangulong Duterte, pwede niya pa rin sabihin na hindi naman siya nagsimula ng arbitration case. So he can still open up negotiation channels with China, no? Even if talo tayo sa verdict na yun. Which is, although very unlikely naman mangyari yun. But again, hope for the best, prepare for the worst. Nonetheless, dun sa issue ng United States, ang tanong dito ay, tutulungan ba tayo ng US kung nagkaroon ng escalation dyan sa West Philippine Sea? Kasi may mutual defense treaty tayo with the US, pero never nila na-clarify kung applicable ito sa West Philippine Sea. Kung nagkaroon ng giyera sa pagitan ng Pilipinas at China, tutulungan ba tayo? Kasi kung mag-release tayo ng strong statement after na verdict na ito, for sure magkakaroon ng escalation. Baka lalo tayong bubuli ng China sa West Philippine Sea. So ang tanong dito, tutulungan ba tayo ng United States? So far kasi, equivocation yung strategy ng US, strategic ambiguity. Ang mas kailangan natin dito ay clarity. At yun ang so far hindi ko nakikita sa China. Pangalawa, yes, nag-pivot sila sa Asia, pero kung titignan mo yung foreign military financing, yung aid na binibigay ng US, actually, bumaba siya. Noong 2010, mas malaki yung aid na binibigay ng US sa atin, military aid, kaysa noong 2015. So maraming rhetoric na binibigay ng China, pero ano yung actual guarantee at military support na bibigay nila sa atin kung lalo natin i-confront ang China? Misteryo pa rin hanggang ngayon, kahit yung Amerika, pag tinatanong nila, very vague yung mga sagot. Kasi yung sabi mo nga, legally binding itong magiging decision ng arbitration tribunal, ang sinasabi lang ng ibang analyst, eh, walang paraan para mapatupad yan, walang enforcement mechanisms. But, diba, since the end of World War II, parang global police na rin ang Amerika, kaya may mga air... Yeah. Itong cover ng libro mo, ito yung global policeman, no? Yeah. Diba? Sure. Ang US ang most likely mag-enforce yan kung yung verdict ay favorable. Pero of course, ang gusto ng US, unang-una ang Pilipinas, mag-release ng strong statement at to call for compliance. So kung if Pangulong Duterte will not call for strong compliance from China, syempre, dehadong US dyan. Madisappoint sila sa atin. So of course, expectation ng US sa atin, strong statement, confrontation ng China. Para kahit Pangulong Duterte naman, ano ang national interest natin? Saan natin makukuha yung resulta na kailangan natin? Through confrontation with China or through engagement? So yun yung tanong para kay Pangulong Duterte. Kaya very difficult ito, strategic dilemma ito. So 2 weeks into office, si Pangulong Duterte ay nasa gitna ng isang global geopolitical chessboard at matatest yung kanyang diplomatic mettle like never before. Yeah, tsaka itong sinasabi mong strong statement na maaaring manggaling sa Duterte administration, that can also be a bargaining chip, no? With China. Kasi sabi mo nga, gusto ng Amerika na magkaroon tayo ng strong statement against China. Siyempre, ayaw din ng China yun. So we can actually use that to gain concessions, lalo na kung pabor sa atin yung desisyon. Okay, maraming salamat sa iyong panahon and iyong pananaw, Professor Richard Heydarian. My pleasure, Howie.